Magsitayo po ang lahat. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Halina, tayo magdiwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, amin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga nagawang kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka na walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami tao lamang na pawang mahina kapag iyong iniwan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga simbahan sa Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila sa bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-abuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nilang ipinamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Hudeya. At higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't pinakiusapan ko si Tito, yamang siya ang nagsimula nito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin.
Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Hindi sa inuutusan ko kayo. Sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kaniyang karukhaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan. Pupurihin siya't aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos ng Panginoon, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat, sa lahat nang bagay. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyo ang sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo, upang kayo maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masama at sa mamubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at makasalanan. Kung ang umiibig sa inyo ay siya lamang inyong ibigin, ano pang gantimpala ang inyong iintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, ano ang gagawin ninyo? Na higit kaysa sa iba, ginagawa rin iyon ng mga hentil, kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, narinig na naman po natin ng ating Panginoong Jesus kahapon ay meron siyang tinuturo po sa atin yung pong
huwag kang gaganti. Huwag kang gaganti. Huwag kang mananakit. Ngayon naman po, ang tinuturo naman po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga napopuot sa inyo. Sige nga po, sino po dito ang may kaaway? Itaas ang kamay. Very good. Lahat po, karamihan may kaaway. At alam niyo po mga kapatid, napakahirap pong unawain at intindihin ang isang kaaway. Sapagkat anino pa lang ng taong ito, naaalibadbaran ka na. Para bang kapag nakita mo, gusto mong sakalin. Kapag nakita mo, gusto mo na kagad saktan. Sa isip mo pa lamang, gusto mo na siyang bugbugin. Pero mga kapatid, ngayon pong panahon na ito, sa karaniwang panahon, upang tayo ay maging ganap at maging kaakibat ng kaharian ng Diyos, may tinuturo ang ating Panginoong Jesucristo. Ibigin ninyo ang inyong kaaway at idalangin ninyo ang mga napopuot sa inyo. Father, napakahirap pong ibigin ng kaaway. Sinaktan po ako. Father, paano ko po siya mamahalin? Hindi po siya kaibig-ibig. Mga kapatid, ito po'y hamon sa ating lahat. Hamon upang unawain natin ang mga taong nananakit sa atin. Hamon upang tanggapin natin ang mga hindi kaintindi-intindi. Hamon na ang mga kaaway na ito ay tanggapin nating muli ng may kababaang loob. Alam niyo po mga kapatid, nais ni Jesus makapabilang tayo sa kaharian ng Diyos eh. Kaya lang kapag ka po inuuna natin ang ating personal na interes, kapag inuuna natin ang ating sarili, kapag inuuna natin ang kahambugan, inuuna natin ang ating pagiging makasarili, animoy ang kaharian ng Diyos na sobrang liwanag ay madilim sa ating pagkatao. Kaya nga po mga kapatid, kung ito na ang susi para makapunta ka ng langit, kung ito na ang susi para tanggapin ka sa kaharian ng Diyos, makipag-ayos tayo sa mga kaaway natin. Mga kapatid, kung hindi niya tayo kayang unawain ng mga kaaway natin, subukan nating unawain sapagkat sa ating pamamaraan, lalong nakikita ang larawan ng Diyos. Kaya nga di ba mga kapatid, nang ang ating Panginoong Jesucristo ay nakapako sa krus, mga pinagaling niya ang mga taong ito, mga pinakain niya, mga binigyan niya ng pag-asa. Pero ano ang sigaw ng mga tao? Ipako sa krus. Pero ano sinabi ni ating Panginoong Jesucristo? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, yung pong mga taong nanakit sa inyo, yung mga taong napopuot sa inyo, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya po, ipakita natin ang larawan ng Diyos na sumasa inyo, na sumasa ating lahat, upang magkaroon ng kapatawaran, kapayapaan, at pangunawa sa daigdig na ito. Madalas po mga kapatid, ginagamit po natin ang ating kapangyarihan at katatayuan sa buhay para sabihin natin, kailangan ko ito, kailangan ko yan, kailangan ako magalit. Pero lagi nating tatandaan mga kapatid, walang kapupuntahan ang pagganti, walang kapupuntahan ang kawalan ng kapayapaan, walang kapupuntahan ito sapagkat ito'y hindi tinuro ng ating Panginoong Jesus. Ang nais ng ating Panginoong Jesus ay kapayapaan. Ang nais ng ating Panginoong Diyos, pag-ibig. Ang nais ng Diyos sa atin, pagkakaugnay-ugnay, pagkakaayos-ayos, upang tayong lahat ay mapabilang sa kaharian ng Diyos na Kanyang ipinangako. Kaya po mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eukaristiya, nawa, lagi nating unawain ang tawag ng ating Panginoong Jesus. Ibigin natin ang ating mga kaaway at idalangin natin ang mga napopuot sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Magsitayo po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo sa Ama upang tulungan tayong magkasunod sa halimbawa ni Jesus na nag-uutos na ibigin natin ang ating mga kaaway. Sa bawat panalangin nating tutugon, Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pinuno ng simbahan naway magbigay saksi sa pamamaraan ng habag, pag-ibig at pagpapatawad upang masalamin sa kanila ng sanlibutan ang kabanalan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namimighati at nasusuklam sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na maghihiwalay sa kanila sa Diyos ang pagbibigay daan sa hinanakit at galit. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay at sinira ng hindi pagbibigay halaga sa bawat isa, naway muli nilang matagpuan ang dating alab ng pagsasama at pagkakasundo. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may sakit naway, makamit ang kapayapaan ng kaisipan at kalooban na nagmumula sa kanilang pagkakaunawa at pagtanggap sa kahalagahan ng kanilang pagkikihati sa pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pumanaw naway, makihati sa kapayapaan at kaligtasan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, alam mo kung ano ang mabuti para sa amin. Tanggalin mo ang lahat ng hinanakit sa aming mga puso at basbasan mo ang lahat ng aming pagsusumikap na mahalin ng aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakainin at pangalagaan at yung dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkalobong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob
ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukom. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid po naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, si San Juan Bautista na ating patron, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iyadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayang makasalo sa kanyang banalapiging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo na sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day, for you I stand. Even if the sadness stay with me and fill me with your joy endlessly, Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life into your care. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Every day, let me proclaim and testify. In your word, show me your way, for you are light. You alone can bring all wonders in this life. Heal all wounds,
and take all worries I hide. Even if there's darkness, stay with me. And in your hands I hold faithfully. Lord, feel your grace inside. Grant me what you desire. I raise all my voice, Lord, sing with me. My Lord, fill me with your love. Fill me with your truth. Fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine. Let me speak your truth. Let me be the bearer of your love. Announcement. Sa Hunyo a 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. Ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na alas 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunian, Jose Cardinal Advincula, Didi, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, its DN, mga samahan o grupo ng ating simbahan na ang ating karakol ay gaganapin sa 4:00 PM na iikot sa paligid ng simbahan. At ang maringal na prosesyon ay sa ganap na 5:00 PM. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng kapistahan. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat, sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay nagpapahiwatig ng iyong pakiisa sa tanang narito na ipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po sa inyo pong lahat ng mga nagsimba, mga nag-alay po ng pamisa, mga naglingkod po dito sa ating parokya, maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladalilang imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyong ito, naway maalala nila ang pangako nila noong sa binyag na ikay kailang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naihandog na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno.
Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.